Iya, and you're at my channel. So ngayon, nagprepare ako ng 18 tips para sa aking mga UP Manila freshies na nanonood ngayon. Sana meron, di ba? 2 years ago, nung ako yung freshie, nag-search ako ng mga gantong bagay sa internet, ewan ko ba? And wala ako gaanong nakita, and kaya naisipan kong gawin tong videong to para na rin makatulong sa inyo. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ibibigay ko na sa inyo kung anong pinunta nyo dito. Let's get this started. Number 1, keep in mind the university rule. Yung university rule, yun yung hindi ka pa pwedeng ma-involve in any way or maging member ng sorority or ng kahit na anong fraternity. Pwede ka magpa-orient pero bawal ka pa maging member. Sinasabi din to ng mga FBCs. Number 2, know your block number. Ang BSPT students, dalawa kaming blocks, block 19 and block 20. Noon, may ganong, may block number. Kung wala naman kayong block number ngayon, i-familiarize nyo na lang yung names at saka yung faces ng mga blockmates nyo. Ang tanong, paano? Paano nyo makakamiliarize? Hindi pa nga nagpapasukan, ganun. Mag-check kayo nung mga ano, message request. Kasi usually, gumagawa yung mga FBCs ng mga GCs ng bawat block. FBCs. Ano yung FBCs? Freshman Block Coordinator. Sila yung mga ates and kuyas nyo na tutulong sa inyo sa inyong fresh year. Third one, familiarize yourself sa ating campus. Karamihan sa atin gustay sa CAS muna for our first 2 years or basta magsa-stay tayong lahat sa CAS. Tapos dun sa part ng mga Pedro Hill, meron din dong mga white colleges. Nandun yung building ng College of Pharmacy, College of Nursing, College of Dentistry, College of Allied Medical Professions. Ano ba yan? Dun pa ako nabulol sa college ko. Ulit, College of Allied Medical Professions, College of Public Health, College of Medicine. Ayun. Familiarize nyo yung self nyo sa mga buildings at saka sa mga routes. Yung mga shortcut kasi malayo ang Pedro Hill sa Padre Faura. Alam nyo yan. Pang-apat, di ba? First day of school. Usually, tayo mga freshie. Oh, freshie daw. Usually, yung mga freshies, hindi nila alam yung dadalhin. Yung sinasabi ko lang ngayon na ito yung mga dapat yung dalahin. Para ready, kailangan dala mo yung 4-5 mo. Yun yung proof na enrolled ka ngayong SEM. Mahalaga yun. Isa pa, kailangan dala mo yung ID mo. Yun nga yung identity mo as a student. Kailangan nakasuot kasi hindi ka papapasukan na nakuya. Payong. Kailangan nyo magdala ng payong, besh. Napakainit, tapos maglalakad ka hanggang robe kasi dun malamig. Yun, kailangan mo ng payong. Kung mauhawin ka or what, or kailangan mo lang ma-refresh agad, magdala ka ng isang tumbler ng tubig para hindi ka mahimatay sa sobrang init, ganun. Magdala ka ng ballpen, tsaka ng notebook kasi nga, first day of class, di ba mamimit mo yung mga prof mo, kaya mahalaga yun. Magdala ka na din ng ID pic, 1x1 or 2x2. Dala ka na rin ng both. Kasi minsan may prof na naghahanap ng 2x2, may prof na naghahanap ng 1x1. Tapos magdala ka na din ng index card kahit anong size kasi pabibo ka, ganun. Wait lang, wala akong galit. Kahit anong size, I mean, lahat ng size dapat meron ka kasi meron ang prof na nag-request ng 1/2, 1/4, 1/8, di yun. Pang-5, have you guys heard about blue books? Yun, yung mga test booklet na ginagamit natin during our DepExes and our exams. So, kung meron kayong nakita nagbebenta ng 30 pieces for something-something, ganyan-ganyan, 60 pieces for something-something, bumili na kayo kasi ako, personally, lagi ako nauubusan ng blue book. At nagsisisi ako na hindi ako nag-hoard agad. Ayun, bumili na agad kayo ng blue book. Yan ang aking payong kapatid, mga kaibigan. So, napunta na rin naman tayo sa usaping ACADS. Why not? Sige, ACADS na pag-usapan natin kasi diba, yun naman talaga ang ating concern. ACADS. Number 6. Dapat chill ka lang. Lagi ko itong sinasabi. Dapat chill ka lang, pero huwag kang pabaya. Utang na loob, huwag kang pabaya. And more importantly, don't cram. Guys, don't cram. Kung may time ka naman, bakit? Bakit? Actually, tanong ko din yung sarili ko eh. Kala mo lang madami kang time. Joke lang yon. Mauubos at mauubos din yung time mong yan. 7. Galingan agad, especially sa mga GEs. Dahil kahit na first year, first sem ang dahilan kung bakit ka university scholar or college scholar,
scholar pa rin yun, bes. Okay lang yun, kahit first year, first sem ka lang CS o US. Same tayo. Number 8. Take your maths. I mean by maths, math 11 and math 17, seriously. Kasi guys, mahirap ang math sa UP Manila. Alam niyo na yun dapat. Ang technique lang dyan is to practice with the old prob sets ng from the past semesters. At saka yung mga dating exams na binibigay ng prof. Kung makakatulong na dun ka magpa-practice kasi minsan may lumalabas na kakahawig yung tanong. So, yun, makakatulong talaga yun. Number 9, matutong magbasa ng readings. Kasi best, yung mga susunod na sem, hindi naman ko konti yung readings mo nun eh. Kaya first year, first sem, magsanay ka ng magbasa ng mga pinababasa sa'yo. Kasi wala namang masamang maging pabibo sa recitation. Kasi may mga prof na gusto nila yun. Lalo na pagtama yung mga sinasabi mo, diba? Siyempre, guys, hindi lang naman puro ACADS ang aking sasabihin sa inyo. Hindi lang tungkol sa ACADS. Siyempre, concern din nating mga estudyante kung saan ba tayo kakain. Diba? Tag-utong din minsan, bes. Number 10. Unfortunately, wala tayong sariling canteen. Pero andyan naman ang student center, yung ground floor ng student center. Meron dong mga nagbebenta ng siomay, shark's fin, mga rice meals, tsaka meron din mga carbonara, tapos meron din mga biskuit. Kung sensitive ang inyong tiyan at gusto nyo magtiped, unti-untiin nyo yung pag-consume ng mga pagkain na yun at masasanay din kayo. I swear, masasanay din kayo. Number 11. Ano daw? 11. Ito yung mga other food options nyo, mga best. Meron naman tayong rob. Yes. Medyo malapit lang siya sa school, pero wag nyong i-underestimate yung layo niya. Medyo malayo talaga siya. Kaso, kahit na malamig dun, at kahit na andun na lahat, mahal naman dun, best. Yun yung downside nun. Pwede rin naman kayong pumunta ng Taft or ng UST kung marami kayong free time or kung mahaba yung vacant nyo, edi dun kayo magpunta kasi madami talagang kainan dun. Pinagpala yung mga eskwelahan na malapit doon. Sa atin talaga, rob lang talaga eh. Pero, may air saw sa Pihil. Masarap dun, tsaka mura. Kung nagtitipid kayo tapos gusto nyo masarap at mahilig naman kayo sa mga Chinese food, eh di doon kayo magpunta kasi medyo mura lang talaga doon. Tapos, marami din namang karinderya na nakapalibot sa ating campus. Ang kailangan lang natin ay maghanap, gamitin ang ating mata, at babaan ang ating standards. Kasi best, karinderya yan eh, karinderya, ano ba eh. So, hindi ako magre-recommend nang hindi ko pa natatry. Kaya naman, ang ire-recommend ko sa inyong puntahan ay yung Brelin's dun sa may Pedro Hill. Kung alam nyo, yung D-Cream, oo, may D-Cream sa Pedro Hill. Yun, katabi lang nung D-Cream yung Brelin's. Alam nyo kung bakit ko gusto sa Brelin's. Diba, karinderya siya, so mura. Tapos, guys, may aircon yung second floor. So, malamig doon. Yun, kaya ako gusto doon. Tsaka nakakain na kami doon ng mga friends ko. Nasabi ko na yung mga ano ko, mga suggestions ko, mga kainan suggestions ko. And ngayon, let's talk about orgs. May iba't ibang klaseng org. Merong college-wide, may univ-wide. Merong socio-political, merong mga yung kailangan may talent. Number 12. For me, ang best thing to do ng first year, first sem, kapain mo muna. Test the waters. Tignan mo kung saan ka nababagay, kung saan ka mas komportable, kung saan ka pinaka-komportable, at kung saan, sa tingin mo, kung saan ka mag-grow as a person. Number 13. Kung may napupusuan na kayong orgs, diba sabi ko, test the waters, tignan kung saan nababagay, ganon. I suggest mag-observe ka sa kanilang mga activities, tignan kung ano yung mga pinaglalaban nila, pag-aralang mabuti, kung ano yung stand nila sa mga bagay-bagay para hindi ka mabigla, para hindi ka ma-shoot. Para din, alam mo na kung ano yung pinapasok mo habang hindi ka pa napapakumporniso sa kahit na sino or kahit na anong org. Balik tayo sa ACADS. Usapang ACADS na naman kasi you cannot get away with ACADS, guys.
So guys, aralan. Saan ba tayo pwedeng mag-aral? Kung hindi conducive yung dorm or yung condo nyo for studying, marami akong may suggest. Kasi explorer ako eh. Sa mga ganyang bagay. Number 14. Kung nagtitipid ka, okay yung cast life, conducive siya for studying. I swear. Kasi nag-aaral ako dun eh. Kaso nga lang, kung hindi ka taga-cast, kailangan mo ng countersign sa ID mo. Lumapit ka lang dun sa library ng college mo, tapos sabi mo, papa-countersign po. Tapos magdala ka din ng one by one, kasi kailangan yun. Recommended ko na part ng library, yung Filipiniana section. Walang halong etos. Kahit na madilim dun, at medyo fishy nga yun. Mas nakaka-concentrate ako dun kasi malamig, tapos walang other distractions. Kasi anak, palibot lang sa'yo, puro libro. Ganun. Ang downside nga lang, nagsasarado yung ating library ng 7 PM ata. Basta hindi hanggang midnight, so problemahin mo pa kung gusto mo mag-all-nighter. Kasi maaga magsara ang library natin. Number 15. Kung medyo social ka naman at willing kang magbayad para makapag-aral ng maayos, I suggest mag-coffee shop ka. Ang mga suggestions ko sa mga coffee shops na magandang pag-aralan ay hindi yung mga nasa road. Kasi madami doon Titas of Manila. You know? I suggest, dun kayo pumunta sa CBTL along Adriatico. Medyo malayo siya sa school, pero the environment, it's nice. Makakaaral ka talaga. Lalo na sa glass house doon. Makakaaral ka talaga doon. And then, isa pa is yung Starbucks sa UN. Kasi konti lang yung nagpupunta doon. And medyo madilim, so I suggest magdala ka ng sarili mong lampshade. 16. Kung gusto niyo mag-aral sa isang environment na mabilis ang internet, kung yun ang hanap niyo, kung mabilis na internet ang hanap niyo, isa lang may recommend ko sa inyo. Magpunta kayong Corion. Bumili ka doon ng isang drink nga, bakit dalawa yan? Bibigay sila sa yung parang voucher. Tapos meron ka na dong access ng sa internet for 6 hours. Kaso isang gadget lang yung kayang i-accommodate ng pass mo. May Corion sa Adriatico, yung sinabi ko kanina yung CBTL, katapat nun yung isang Corion. Tapos meron din naman sa Along Taft na malapit sa Lasal. Number 17. Yon. Basta kung wala ka ng maintindihan, kung wala ka ng makapitan, huwag sa akin kumapit, guys. Kung inspiration ang hanap nyo, andyan ang pamilya nyo. Okay, tanggapin natin. Malayo yung family natin. Andyan yung friends nyo. High school friends ba? E di maghanap ng college friends. At kung hindi pa rin sapat yun, andyan ang bayan na naghihintay sa inyo, mga beshies. Andyan ang bayan na naghihintay na paglingkuran nyo. Number 18. Ano nga ulit? Ano ulit yung values ng ating university? Honor and excellence. I-embody nyo yan lagi. As in, lagi. Sa lahat ng gagawin nyo, sa lahat ng papasukin nyo, isipin nyo, honor and excellence. Honor and excellence. At kung hindi pa rin yun sapat, abay, ewan ko na. Hindi ko na alam. O sana nakatulong yung 18 na yun sa inyo. At wala. Itong mga ito, galing lang naman to sa mga personal experiences ko bilang isang freshie. Guys, kung hindi pa rin kayo naniniwala sa akin, sa mga experiences ko, let me introduce myself again. I am Amiela Sofia Sawali. Iyan na lang po para mabilis. I am an incoming third year BS Physical Therapy student ng College of Allied Medical Professions dito sa ating mahal na universidad, University of the Philippines, Manila. So, yun lang guys. Sana nakatulong ang video ito sa mga incoming UP Manila freshies. At kung napanood nyo nga ito, sana naging helpful mga best. At pag makikita nyo lang ako around campus, mag-hi lang kayo sa akin. Sana na-enjoy nyo ang video ito. At kung nakatulong sa inyo at nakapag-enjoy pa kayo, san ka pa? I-like nyo lang ito, mag-comment down below kung ano pang video ang gusto nyo makita from me. At mag-subscribe na rin sa aking channel. I-click nyo lang yung subscribe button, pati na rin yung bell icon sa tabi nito. At syempre, huwag nyo na rin akong kalimutang
i-follow sa aking mga social media accounts. Lalabas sila dyan ngayon din. And yeah, follow me. Thank you so much for watching this video. I hope you guys like it as much as I love filming it. See you again my next